taong 2001 sa India. Sabay-sabay raw na nagtahulan ang mga aso sa hindi malamang dahilan. Makalipas ang ilang saglit, lumindol. Sa Indonesia naman noong 2004, ang lindol sa Indian Ocean na nagdulot ng tsunami. Mas maaga raw naramdaman ng isang elepante sa lugar. Kaya nagwala ito at sinira ang kanyang pagkakatali para mailigtas ang sarili. Mapapansin din daw na nagliliparan ng mga ibon ilang segundo sa tuwing may magaganap na lindol. Habang ang mga isda naman ay maaari ring makaramdam nito. Dito naman sa Pilipinas, a few weeks ago, niyanig ng 6.7 magnitude na lindol ang Surigao Province. Senyalis nga ba ito na naramdaman ng isda ang paparating na lindol? So, may nahanap na 10-foot long na oar fish sa Agusan del Norte. Guess what? After 2 days, lumindol. Dahil dyan, marami nang naniniwala na may mga ibang hype nga kaya mag-predict ng natural disasters. Alam mo, come to think of it, parang may point sila eh. Dahil paniniwala ng mga Hapon na yung mga deep sea creatures tulad ng oar fish ay mas sensitive sa active faults na doon sa kailaliman ng dagat. So, which means, mas una nilang nararamdaman yung lindol bago tayo. Pero kung tatanungin ng eksperto, meron nga bang psychic abilities o kakayahang mag-predict ng natural disasters ang mga hayop? Animals cannot actually predict yung mga impending na mga disaster, no? But they can sense, yung nararamdaman nila, yung mga pagbabago sa kanilang kapaligiran. Bunga yan nung kanilang mga heightened na mga senses. Meron din naman mga cases ng, lalo na ng mga mammals na meron mga whiskers, no? O yung mga balahibo na malapit sa kanilang mga nguso. Ito ay mga sensitive sa mga vibrations. Kapag ka, kunwari, ay merong movement sa lupa, halimbawa ay volcanic activity or merong lindol na nangyari sa ilalim ng dagat, meron silang kakayahan na ma-sense ito. Ang heightened senses ang dahilan kung bakit nararamdaman ng mga hayop ang pagbabago ng kondisyon sa paligid. Pero hindi rin ibig sabihin ito na manghuhula na ang peg nila na kaya mag-predict ng mga paparating na kalamidad. Totoo, no, na meron tayong mga naobserbahan sa mga hayop na behavioral changes tuwing may mga ganito mga pagbabago sa klima, pagbabago sa paggalaw ng mundo. Pero para sa akin, ha, kung akong tatanungin, malabo pa itong magamit natin na pang-predict ng kung ano yung dapat natin gawin. Kasi even yung mga animals na ito, kailan lang yung nandun na, may nangyari ng pagbabago, doon pa lang sila magre-react. Hayop man o tao, lahat ay apektado sa pagdating ng di inaasahang natural disasters. Kaya sa halip na umas sa mga prediksyon, maging I am ready na lang tayo. Okay mga ka-aha? Dahil mas madalas naligtas ang mga laging handa. Aha!